Mga kwentong pambata. Ang sakim na pastol. Sa isang lugar doon sa matayog na kabundukan sa kabilang mundo kung nasaan ka man, may nakaupong sakim na pastol sa ilalim ng puno na napapaligiran ang kawan ng mga tupa. Nakakaramdam na ako ng pagkainip ngayon. Wala naman akong magawa. At hindi naman ito masama. Pero mas gugustuhin kong tumunga nga sa bahay na gawa sa ginto. Yung sinusunod ako ng mga utusan ko. At ang asawa ko'y binibigyan ako ng isang basong juice na malamig tuwing hihingiin ko to. Oo, madalas hilingin ang pastol na may mangyaring mahiwaga sa kanya. At sa araw na yon, habang siya'y nakaupo at nangangarap ng gising, bigla siyang nakakita ng kakaiba na gumagapang sa damuhan, papunta sa isang malaking hubad na bato. Ito ay sinundan ng isa pa at ng panibago pa. Mga ahas? Oo, ito'y walang iba kundi mga serpiente na may makukulay na kaliskis at may mga ugat silang kagat-kagat sa bibig nila na siyang dumikit sa bato. Hanggang bigla na lang nahati ang mga bato at ipinakita ang isang mahabang daanan sa ilalim at ang mga ahas na ito ay isa-isang gumapang. Banal na tupa! Mas mabuting alamin ko kung anong nangyayari. Ang isang tao ay bihirang makakita ng kamanghamanghang bagay sa buhay niya. Kaya naman, nang dahil sa kagustuhan niyang malaman ito, sinundan niya ang mga makamandag na ahas at marahan siyang naglakad pababa sa mabatong galeriya. Ang daan ay kasing dilim ng dulong bahagi ng buwan na nagdala sa kanya sa yungib na naiilawan na nagniningning na hiyas na bato na nakahilera sa mga pader nito. Sa gitna nito'y makikita ang isang nakamamanghang gintong trono na may mga esmeralda at sapiro at nakaupo sa tronong ito ang isang napakalaking serpiente na nagniningning ang mga mata. Nakita ng pastol ang mga hiyas na bato, kaya nakalimutan na niya ang kanyang takot dahil sa kanyang kasakiman. Nagtago siya sa likod ng kalahating pader at nasasabik siyang nagmatyag. Ang lahat ng ahas ay nakapalibot sa trono ng kanilang hari at inilapag ang mga ugat sa lupa. Pagkatapos ay tumingin sila sa kanilang pinuno na sumitsit sa kanila at ipinikit ang kanyang mga mata. Matapos niyang gawin yon, lahat ng ahas ay biglang nakatulog. Ito na ang pagkakataon ko. Salamat Panginoon, sa bakas ay magkakaroon na ako ng gintong bahay! Sa pagsamantala sa pagkakataon, ang pastol ay lumabas at naglakad patungo sa pader habang sinusuri ang mga hiyas na bato na talagang balot na balot. Sana pala nagdala ko kanina ng sako, pero sige, pupunuin ko na lang ang mga bulsa ko hanggang sa kaya nito. Kaya naman, inumpisahan na niyang alisin ang mga hiyas na bato mula sa pader. Sinubukan niya, ngunit ito'y imposibleng makuha niya. Sinabi ko na nga ba eh. Mahiwaga ang lugar na ito at ang ordinaryong taong tulad ko ay hindi makakayang alisin ang mga hiyas na ito. Mabuti pang umalis na ako. Pag nagising ang mga ahas na ito, siguradong tapos ako. Ang pastol ay umalis na pabalik sa mahabang daanan. Kumakabog ang dibdib niya. Pero nang marating na niya ang pasukan, napagtanto niyang sarado na ito at walang ibang paraan para mabuksan ito. Naku, hindi! Ito na yun! Katapusan ko na! Doon ay naupo siya. Pinagninilayan ang kahangalan niya. Iniisip niya ang kanyang asawa at ang plato na may kanin at curry na mayroon sana siya, kung hindi lang sana siya naging sakim. At ang curry! Umiyak siya nang umiyak, hanggang siya ay nakatulog na ng malalim. Kakaiba ito, dahil ito na ang pinakamapayapang tulog ng pastol sa buong buhay niya, hanggang sa nagising siya sa mga pagsitsit ng ilang mga ahas doon. Tumalon ang puso niya sa sobrang kaba at maingat siyang naglakad pababa at nakitang nakatayo sila gamit ang ulo nila, natitigilang nakatitig sa hari nila. Oras na ba, o hari? Oras na ba? 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 Sumitsit ang haring ahas at sinabi niya, Oo. Ito na ang oras. Pagkatapos, gumapang siya pababa sa trono niya. Inakay niya ang mga ito sa groto pabalik sa bato. Bumukas ito ng hawakan nila at bawat serpiente ay dahan-dahan ng lumabas dito.
Naisip ng pastol na ito na ang pagkakataon niya at nagmamadali ng tumakbo palabas. Nang biglang ang haring serpiente ay lumingon at sumiksip na nakakasindak. Sobrang lakas dahilan ang pagkalaglag ng pastol sa hagdanan at ang puso niya ay halos sumabog sa takot. Pumasok ka sa aming tirahan ng walang imbitasyon at pagkatapos ay susubukan mong tumakas, magbabayad ka sa iyong panghimasok. Palabasin mo ko, nakikiusap ako, o mabuting hari. Baka mawala ang kawan ng tupa ko kapag naiwan ko ito ng matagal at hinihintay na ako ng asawa ko. Wala na siyang ibang makakasama, ako na lang! Sa puntong ito, ang galit na mga mata ng Haring Ahas ay biglang kumalma. Sige, palalayain kita sa ngayon. Kung ipapangako mo sa akin na hindi mo ipagsasabi ang tungkol sa tirahan namin sa sinuman. Pangako, ipinapangako ko po yun sa inyo. Tumango naman ang Haring Ahas at pinayagan niyang makaalis ang pastol palabas ng bato. Ang pastol ay nagpasalamat sa mga bituin dahil nakalabas na siya sa bato at nagmamadali na siyang umuwi. Nakalimutan ang mga tupa. Nang makarating na siya sa bahay nila, nakita niya ang isang estrangherong nakatayo sa pinto nila. Naghintay siya at nanood. Nariyan ba ang asawa mo sa inyong tahanan? Nako, wala po. Hindi ko na siya nakita simula noong taglagas nang umalis siya upang alagaan ang kawa niya sa kabundukan. Natatakot akong baka kinain na siya ng mga lobo. Naantig sa kanyang pagkabalisa, ang pastol ay lumapit na sa kanila. Nakita siya agad ng kanyang asawa. Nagmamadaling niya kapat umiyak dahil sa katuwaan. Ngayon, aking kaibigan, saan ka galing mula pa noong taglagas? Hindi naman siguro tama na iwanan mong mag-isa ang iyong asawa rito. Tama ba? Ako ay... Ikaw ay... Oo nga. Saan ka ba galing? Baka may ibang babae na sa iyong buhay. Ha? Ha? Wala! Wala! Mahal ko ang asawa ko! Kung ganon, sagutin mo siya. Saan ka ba nang galing? Dahil dito, napilitang ikwento ng pastol ang tungkol doon sa kuweba sa ilalim ng lupa. At ang estranghero, na isa palang salamangkero, ay hindi lang siya pinilit samahan siya papunta ron. Sinabi rin kung paano makakapasok doon. Sa tingin ko, hindi ito magandang ideya. Maniwala ka sa akin, kaibigan. Isa akong salamangkero. Hindi tayo masasaktan ng Haring Ahas. Kukolektahin natin lahat ng mga hiyas at paghahatian nito. Sa puntong ito, ang mga mata ng pastol ay nagniningning at nakalimutan na niya ang kanyang ipinangako sa Haring Ahas. Naging sakim na naman siya sa pagkakataong ito. Kasunod nito, sinamahan niya ang salamangkero sa malaking bato. Ang ugat na naitapon ng serpiente ay nasa may paanan nila. At pagkadikit niya nito sa bato, bumukas agad ito at saka sila pumasok sa loob. Sa loob ng kuweba na parang kakaibang ngayon dahil walang kahit na sino, ang salamangkero ay nagsimulang kunin ang mga hiyas na bato gamit ang wand niya. At isa-isa itong nalalaglag mula sa pader, diretso sa kanyang sako. Tayo na ang magiging pinakamayaman sa buong mundo! Ngunit bigla na lang, may nararamdaman silang isang paghinga mula sa likod nila. May malamig na hanging na dama ang pastol sa likod niya at dahan-dahan silang humarap dito. Ito ang Haring Ahas, na ngayon ay mukhang mas malaki kaysa dati. At ang kanyang galit ay mas matindi at nasabi ng pastol na ito na ang katapusan niya. Huwag kang matakot, aking kaibigan! Ha? Ang sitsit na ito ng Haring Ahas ay naging isang atungal, habang dahan-dahan siyang naging isang berdeng dragon. Hindi! Tumakbo ang pastol para sa buhay niya, ngunit ang kuweba ay maliit at masikip. Ikaw, nagtaksil ka sa akin! Sa isang malakas na hampas, ang pastol ay tumilapon bigla sa hangin pero maswerte siya dahil bumagsak siya sa likuran ng dragon at humawak siya sa sungay nito. Mas nagalit ngayon ang dragon at mas lalo pa itong nagwala. Umungol ito nang lumipad na sa hangin at lumabas mula sa kuweba. Lumipad ang dragon ng pataas ng pataas hanggang ang pastol ay nahilo at nawala ng hininga. Ang kanyang mga mata ay nakapikit na, ngunit sa asul na ulap sa taas niya ay narinig niya ang malambing na huni ng isang lumilipad na ibon. Panginoon, natuto na ako sa mali ko. Patawarin ninyo po ako sa aking mga nagawa.
At sa mga oras na iyon, ang ibon ay lumipad sa tabi ng dragon. Talaga bang nagsisisi ka na? O uulitin mo ulit ito kapag ikaw ay napatawad na naman ngayon? Ano ang masasabi ko? Pero ngayon, natutuwa ko sa mahirap na paraan at mas naging mahirap ang susunod. Makikita natin ito. Pagkasabi nun, ang ibon ay lumipad hanggang sa leeg ng dragon at tinuka ito ng isang beses. Ang dragon ay biglang naging isang ahas at pagkatapos ginawa ng grabitasyon ang kanyang gawain. Balik ang malay ng pastol, siya'y nasa gilid ng kabundukan kasama ang mga tupang nakapaligid sa kanya na natili pa rin ang mga pagningning ng dilaw at gintong taglaga sa gubat. At sa malayo, nakita niya ang asawa niyang tinatawag siya. Nananaginip lang pala ako. Wow! Grabe namang panaginip yun. Minsan mas natuturoan ka pa ng panaginip kaysa sa buhay mo. Simula ngayon, hindi na ako mangangarap ng gising at magsisikap na ako. At sa oras na iyon, umuwi na siya sa kanyang asawa. Mula sa likod ng puno, ang haring ahas ay sumulpot at napangiti habang pinapanood niya ang pastol. Saka ito naging isang ibon at lumipad na palayo. Marahil hahanap na naman siya ng iba. Napapasukin ang mga ito sa panaginip nila.